congrats sa mga presidential candidates ng ating Pilipinas. Dahil somehow, nagawa niyong lokohin ng mga Pilipino. Nagawa niyong lokohin ng mga Pilipino gamit ang mga commercials niyo o mga speech niyo para iboto nila kayo. Pero may mga ibang Pilipino na hindi maloloko ng inyong mga propaganda. Hindi kayo naniniwala? Bakit si Jejo Marvinay? Si Binay ay ginagamit ang kanyang weakness. Sinatawag niya ang sarili niyang nognog. Isa daw siyang nognog na may nagawa. Ikaw lang yung nognog na may nagawa, huwag ka feeler. Tapos sinasabi niya tinutulungan rin daw niya tayong mga ibang nognog. Ikaw lang yung nognog, huwag mo kami isama. Di ba nga sabi niya dun sa commercial niya? Nognog, pandak, laki sa hirap, pero di tulad ng iba, maraming nagawa. Pero ang dapat sabihin lang na commercial niya ay nognog. Yun lang, kasi you know, yun lang naman siya. Pero kung magiging makatotohanan niya ang commercial niya, ito ang kalalabasan. Nognog, pandak, laki sa hirap, mandaraya, magnanakaw, ano pa ba? Wait lang, may listahan ako dito. Ano pa ba? Wow, ang dami. Okay, sige, bakla, tatay ni Marlo. Tapos si Marrojas naman, nagpapaka ala simple. O, diba, simple daw siya. Tingnan mo, nagkakargador siya. O, tapos nagiging traffic enforcer pa. O, diba, ang simple pa naman niya eh. O, ano naman kung simple siya? Tingin niya ba na pag nagmukha siyang simple ay mabubota na siya na presidente? O, tingnan mo, nag-LRT siya, nag-LRT rin ako. Pwede na ba ako maging presidente? O, tingnan mo, nagsasain siya ng bigas, nagsasain rin ako ng bigas. Pwede na ba ako maging presidente? O, tingnan mo, umiinom siya ng tubig sa plato. Hindi ko yung ginagawa kasi yun, no? Kaya nga na-invente mga basoy, pero, you know. At saka sa tingin niya ba, ang mga simpleng tao ay nagsasaing ng bigas sa baso at umiinom ng tubig sa plato? Simple o abnormal? At ngayon si Grace po. Wala akong hinagpis kay Grace po. Siya ang pinakagusto ko dito sa tatlo. Pero, ang ayaw ko lang sa kanya, ang nag-iisang ayaw ko lang kay Grace po, ay ginagamit niya ang tatay niya na si FPJ. Hindi kayo naniniwala, tignan nyo yung bago niyang campaign commercial. Ginamit niya ng 2 beses ang pangalan ng tatay. Oo nga, magaling na artista si FPJ. Idol ko siya. Pero sa tingin ba ni Po, na kapag naalala natin na tatay niya si FPJ, ay iboboto na agad siya bilang presidente? Hello po, ako po si Grace po. Tatay ko po si FPJ. Oh my God! What? Ay, iboto na yan. Iboto na. I mean, sa totoo lang, marami nang nagawang maganda si Grace po. Yung Film Tourism, Sustenance of the Filipino Child Bill, First 1,000 Days Bill. At alam nyo ba, nagawa niya to lahat ng walang tulong sa tatay niya. Alam nyo bakit? Kasi patay nga siya, di ba? Pero seryoso, no disrespect to the late FPJ. Idol po kita. At masasabi ko lang po kay Miss Grace po, ay pwede po kayong tumakbo ng campaign na hindi ginagamit ang tatay niyo. I mean, ang tatay niyo. Sorry, may nagkamali sa pictures. At siguro, napapansin niyo po na may 2 candidates na hindi po sinama dito sa listahan. Una po ay si Rodrigo Duterte, dahil kahit po may propaganda ang mga commercials niya, hindi pa rin po siya nagsisinungaling. Oo, masyado po siya matapang, pero hindi pa rin po siya nagsisinungaling. Pangalawa po ay si Senator Miriam Defensor Santiago, dahil nire-respeto niya po na dapat mag-start lang ng campaign at magawa ng campaign commercial sa February. At kahit man, gumawa siya ng commercial na may propaganda. Sa tingin ko naman, I mean, kilala naman natin si Miriam Santiago, di ba? Sa tingin ko, hindi ito masyadong magiging katulad nung tatlong nognog. At ngayon naman kayo ang kinakausap ko, mga Pilipino. Ang natatanging, masasabi ko lang sa inyong lahat, pinaka nauulit na pae. Vote wisely. Hindi ko sinasabi na may tatakbo na presidente na wisely yung last name niya, pero alam niyo na sinasabi ko. Da-da, drop the bass.